dahil natapos na natin ng curing time na 2 linggo, ready na tayo para magpalitada ng pader natin. Ipapakita ako sa inyo kung paano naman tayo magpalitada ng pader. Pero bago yun, maglalapat muna tayo ng tansip para malaman natin kung gaano kanipis o kakapal ang ating magiging palitada. Ganito lamang tayo maglapat ng tanse. Magpako lamang kayo sa taas-baba at lagay nyo ng tanse at saka nyo ilagay ang hulog. Susukatin lang natin yung taas at baba niya. Kailangan pantay siya. Sa kapal naman ng palitada, didepende tayo kung gaano ba kapantay itong pader. Ang pinakamanipis nating pwedeng gawin ay 10 mm o 1 cm. Sa kapal naman, depende kung gaano katagilid ang pader. Kaya hanggat maaari, pag magpapader kayo, hanggang 4 na patong lang muna para hindi tumagilid ang pader. Huwag nyong bibiglain kasi pagka binigla nyo ng taas, sasayaw yung pader, tatagilid yan ng gusto. Binasa na rin natin yan at hinayaan natin ma-absorb ng pader ang tubig. At syempre dahil magkatabi ang kwarto at banyo, lalagyan natin ng waterproofing na sahara ang ating halo. Sa paglagay ng sahara, isang sahara sa bawat isang semento. At syempre, haluin yung mabuti yung mixture nyo. Ang mixture pala natin dyan ay 1:3, isang semento, 3 buhangin. Haluin lang natin yan ng 2 beses o higit pa. Mas maganda kung maraming halo kung sinisipag kayo para maganda ang pagkakamix. Lalambutan nga pala natin ang halo natin para madali nating maipahid. Kasi kapag ka hindi malabnaw ang halo natin tapos ipapahid natin, mahirap ito ikalat. Sa mga ngayon palang magpapalitada na gusto mag-DIY ng kanilang mga bahay, sundan nyo lang to. Ganyan lang kadali magpalitada. Pahid-pahid lang ng ganyan. Kung makapal naman ang papalitadahan nyo, ang gawin nyo, nipisan nyo lang muna sa una. Pahiran nyo lahat. Saka nyo balikan yung una. Kasi kapag binigla nyo, ay babagsak yan. At yan, kapag napaabot na natin sa tansi yung ating semento, ang sunod naman natin gagawin dyan ay gagamitan natin ng bara. Kakaskasin lang natin yan para mapantay natin. Gumamit lang kayo ng tuwid na materyales pang kaskas. Gaya yan, ang gamit natin dyan ay aluminum bar. Kapag nakaskas nyo na yan hanggang sa tansi, ay makikita kayo dyan ng mga hindi nakaskas. Ibig sabihin, mga nakalubog pa yon. Kaya ang gagawin nyo ay pahiran nyo lang ulit. Tapalan nyo lang yung mga nakalubog tapos barahin nyo ulit. Sa paghagod ng bara, mas mainam kung mula sa baba pataas. Lalo na kung medyo may kalambutan pa yung napahid nyong semento. Ganyan lang ang gagawin natin sa lahat. Paulit-ulit lang na proseso hanggang sa maipantay natin yung semento sa ating tanse. Kapag naipantay na natin ang ating semento sa tanse, wisikan nyo ng tubig at pwede na natin niyang radelahin hanggang sa mapakinis na natin yung ating pader. Ganyan lang kadali magpalitada. At yan, napalitada na natin itong pader sa loob ng kwarto. Naisalpak na rin natin yung mga outlet natin ng ilaw at ng saksakan. Pati itong kabilang side, napalitadaan na rin natin. Nilagay na rin natin yung isang parte ng hamba natin na semento para sa banyo. Ang susunod na natin gagawin dyan ay ang sementong hamba naman ng kwarto. Sa susunod, ipapakita ko naman sa inyo kung paano tayo gumawa ng hambang semento.